Tayong lahat ay natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumay niyong lahat. At sumayo rin. Sa panahon ng Kwaresma, inaanyayahan tayo bilang isang bayan na higit na pagnilaya ng mistero ng Paskwa ni Kristo, ang kanyang pagkapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay. Sa misang ito, dumulog tayo sa ating mahabaging Ama upang siya'y ating maging matibay na tanggulan sa harap ng bawat tukso't pangamba. Patuloy nawa niya tayong isang galang at patnubayan upang makapamuhay tayong banal at naaayon sa kanyang kalooban. Upang tayo ay maging marapat na gumanap sa pananampagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ang manaming makapangyarihan, sa taon-taong pagdiriwang ng paghahandang 40 araw para sa Pasko ng Pagkabuhay, kami nawa ay lalong umulad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Naglagay ang Panginoon ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon. Minsan ay tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Tumugon ang babae, hindi naman, ipinakakain sa amin ang anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito o humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami. Hindi totoo iyan. Hindi kayo mamamatay. Wika ng ahas. Gayon ang sabi ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo ay magiging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti
at masama. Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila ay hubad. Kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtagni-tagni at ginawang panakip sa katawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Poon, iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ako ay kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko ay iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon, iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ang pagsalangsang ko ay kinikilala. Laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang nagawa ko ay di mo nagustuhan. Poon, iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan ay huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Poon, iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Poon, iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Magsitayo na po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Nasa sanlibutan na ang kasalanan, bago pa ibinigay ang kautusan. Ngunit walang pinananagot sa kasalanan kung walang kautusan. Gayunman, naghari ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises. Kahit sa mga tao na ang pagkakasala'y
di tulad ng pagsuway ni Adan. Si Adan ay anino ng isang darating. Ngunit magkaiba ang dalawang ito. Sapagkat ang kagandahang loob ng Diyos ay higit na di hamak kaysa pagsuway ni Adan. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan. Ngunit malaki ang kahigtan ng kagandahang loob ng Diyos at ng kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao, si Jesucristo. Ang kaloob ay higit na di hamak kaysa ibinunga ng pagsuway ni Adan. Nagdala ng hatol na kaparusahan ng kanyang pagsuway. Ngunit ang kaloob na dumating sa kabila ng maraming pagsuway ay nagdulot ng kapatawaran sa pamamagitan ng isang tao, si Adan. Naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Jesucristo, higit ang kinamtan ng mga kinahabagan ng sagana at tinawalang sala. Sila'y magahari sa buhay. Kailaki ng kahigtan ng pagpapalang ito kaysa kasawiang yun. Kaya't kung paanong nagbunga ng kaparusahan sa lahat ang kasalanan ng isang tao, ang pagkamatwid naman ng isang tao ay nagdudulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat sa pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan, gayon din naman marami ang pawawalang sala sa pagsunod ng isang tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng Diablo. Doon 40 araw at 40 gabing nag-aayuno si Jesus at siya'y nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya,
Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Ngunit sumagot si Jesus na susulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Pagkatapos nito'y dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo sa banal na lungsod. Kung ikaw ang anak ng Diyos, sabi sa kanya, magpatihulog ka sapagkat nasusulat, ipagbibilin niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka. Aalalayan kanila upang hindi ka matisod sa bato. Sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos, dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok. Mula roon, ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian sa sanglibutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng Diablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa at sasamba ka sa akin. Sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo. Siya lamang ang iyong paglilingkuran. At iniwan siya ng Diablo, dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Tayo po bilang mga deboto ng ating pong Jesus Nazareno, tayo po ang ating mga pagdedesisyon sa buhay ay lagi lamang umiikot sa pag-oo at pag-hindi. Yung alimbawa, pagising natin kaninang umaga, nagtumunog ang ating cellphone, nag-alarm ito. Gigising na ba ako? Oo o hindi. Mag-extend pa ba ako ng tulog? Pwedeng oo, pwedeng hindi. Ang dami-daming ganon na ginagawa natin ng mga pagdedesisyon. Umiikot lang sa pag-oo at pag-hindi. Sa ating unang pagbasa ngayon, narinig natin ito na kung saan sa gitna ng Hardin ng Eden, inilagay sina Eva at Adan. At dito rin, naglagay ang Diyos ng punong kahoy. Ang punong kahoy na ito, hindi pwedeng lapitan. Hindi pwedeng pitasin yung bunga na pinagbabawal kainin. At dumating ang demonyo sa katauhan ng ahas. Kinausap nito si Eva. At ang sabi kay Eva, kainin mo ito. Magiging kapantay mo ang Diyos. Magkakaroon ka ng karunungan. Humindi si Eva. Pero ang demonyo patuloy ang pagtutokso sa kanya. Ang hindi niya paghindi sa demonyo, napalitan ito ng pag-oo. Ang ginawa ni Eva, pumita siya ng bunga na pinagbabawal at kanya pa itong ibinigay sa kanyang asawa na si Adan. Ang kanyang pag-oo sa demonyo ay ang kanyang paghindi sa kautusan ng Diyos. Sa ating salmong tugunan, ang sabi dito ng salmista, Panginoon, kami ay iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Tayo ngayon ay humihingi ng kapatawaran sa Diyos sa napakarami nating paghindi sa Kanya at sisikapin nating patuloy na umoo sa Kanyang mga utos. Sa ikalawang pagbasa, narinig natin ang pagkukumpara sa lumang Adan at sa bagong Adan. Yung lumang Adan, hindi siya umoo sa Diyos, humindi siya. Ang ginawa niya, hindi siya nakinig sa Diyos. Kumain din siya ng bungang pinagbabawal. At ang dinulot ng desisyon ng lumang Adan, kamatayan, yung kasalanan. At sa lumang tipan, may dumating na bagong Adan sa katauhan ni Kristo. At itong bagong Adan na ito sa katauhan ni Kristo ay patuloy ang kanyang pag-oo sa kanyang Ama, sa Diyos. At sa ating ebanghelyo ngayon, si Kristo ay nagpunta sa ilang 40 na gabi at araw siya doon ay nagsakripisyo, nagayuno, nanalangin sa kanyang Ama. Ito rin yung ginagawa nating pag-aayuno, pananalangin, ngayong panahon ng Kwaresma, 40 na paglalakbay ito. Pero sa kanyang pag-aayuno at pananalangin na nag-iisa, dumating yung demonyo.
At alam nyo, ano yung bungad agad sa kanya ng demonyo? Ang bungad sa kanya ay, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Yung pangalawa, ang sabi uli ng demonyo sa unang pangungusap, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sa templo na ito. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos. Ito yung panunuksa ng demonyo sa kanya. Ang ebanghelyo po natin ay hango mula sa ebanghelyo ni San Mateo, chapter 4, 1 to 11. Pero bago dumating sa tagpo na ito, sa tagpo ng ebanghelyo ni San Mateo, si Kristo muna, yung tagpo na ito magkasunod, si Kristo muna ay bininyagan sa ilog Jordan. Alam natin yung tagpo na yon. Bininyagan siya, binautismuan siya ni San Juan Bautista. At mula rito, bumukas ang ulap, ang langit. Bumaba yung Espiritu Santo sa anyo ng kalapati at merong nagwika, ang Diyos Ama. At ang wikang yon ang sabi, ito ang pinakamamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. After mabinyagan, si Kristo tumungo na sa disyerto. Ito yung tagpo ng ating ebanghelyo ngayon. Kaya nung tinutukso si Kristo ng demonyo, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mo ito, hindi niya ito pinatulan. Kasi yung Panginoon, secured na secured siya sa pag-ibig ng kanyang Ama, ang Diyos Ama. Dahil mismong narinig niya sa kanyang Ama, ito ang pinakamamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Hindi lang basta pagkakilala ng Diyos Ama sa kanya na ito ang aking anak, pero may karugtong pa ito. Siya yung aking pinakamamahal. Siya yung lubos ko na kinalulugdan. Nung tayo man bininyagan, pinagsisigawan din ng Diyos sa atin, ng Diyos Ama, kung gaano niya tayo iniibig. Pero ang demonyo sa pang-araw-araw nating pamumuhay, tinutukso din tayo. Kapag wala na tayong makain, kapag kumakalam na ang ating mga sikmura, ang demonyo, tutuksuhin din tayo. Sasabihin sa atin ng demonyo, yan ba yung tunay na anak ng Diyos? Pasamba-samba ka ba sa Poong Jesus Nazareno? Tinuturing mo siyang kapatid at ang ama niya ay ama mo rin? Yan ba ang iniibig ng Diyos? Nagugutom? Kumakalamang sikmura? Ang demonyo, pumapasok din. Kapag mahirap na mahirap tayo, wala tayo mga ari-arian, kapos tayo sa ating buhay, ang demonyo magsasalita din sa atin, ganyan ba ang anak ng Diyos? Walang pag-aari, mahirap na mahirap, ganyan ba ang iniibig ng Diyos? At kapag wala tayong posisyon, wala tayong kapangyarihan, piling natin parang abang-aba tayo, ang demonyo nandoon din. Yan ba ang iniibig ng Diyos? Walang posisyon, walang trabaho, walang kapangyarihan. Ganyan ba ang anak ng Diyos? Ganyan ba ang iniibig ng Diyos? Pero may mga pagkakataon na tayo man ang nagiging demonyo, ang Poong Jesus Nazareno, ating ding tinutukso, nawawala o humihina ang ating pananampalataya, sasabihan pa natin ang Poon, sige nga, kung ikaw talaga ang Diyos, gawin mo lahat ito sa aking buhay. Dinidiktahan ng Diyos sa kanyang mga panalangin. Pabayaan natin ang Diyos ay maging Diyos sa ating buhay, hindi yung ating tinutukso. Mga kapatid, kung paano nating pinapaniwalaan ang presensya ng Diyos, paniwalaan din natin na totoo ang presensya ng demonyo. Tinuturuan tayo ng demonyo na tayo ay humindi sa Diyos.
at umoo sa kanyang mga imbitasyon. Mamaya dadasalin natin muli ang Ama namin. Merong dong linya. Huwag mo po kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Nauunawaan ba natin ang linya na ito, ang panalangin na ito? Hinahangad ba natin na huwag tayong pahintulutan ng tukso o tayo pa ang nagiging dahilan parang ibang tao ay mahulog sa pagkakasala? Mga kapatid, hindi nagtagumpay sina Eva at Adan sa tukso. Humindi sila sa Diyos. Tinalikuran nila ang Diyos at umuo sila sa demonyo. Pero sa ebanghelyo natin ngayon, si Kristo dala ng pag-ibig ng kanyang Ama na kanyang pinapaniwalaan, na nakasaksak sa kanyang puso, na anuman ang mga pagdaraanan niya ng mga paghihirap, kamatayan, pagkapako sa krus, alam niya na kasama niya ang kanyang Ama, na siya ay tunay na iniibig. Ang nangyari sa kanya, na pagtagumpayan niya ang tukso. Tayo man, hamon ito sa ating lahat, mapagwawagian din natin ang tukso ng demonyo. Kaya nating labanan ang demonyo kung lagi rin nating iniisip na tayo ay tunay na anak ng Diyos at iniibig ng Ama. At sa Eucharistiyang ito, isinasambulat, pinagsisigawan ngayon ng Diyos sa ating lahat. Ito ang mga pinakamamahal kong mga anak na lubos kong kinalulugdan. Mga kapatid, panghawakan natin ito at iyak, magtatagumpay din tayo laban sa demonyo. Amen. Ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paparito at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, ngayon pinapaalala sa atin na hindi tayo nabubuhay sa tinapay lamang. Sa makatwid, hilingin natin sa Diyos ang biyayang makapamuhay ng tapat sa kanyang salita. Ating itutugon, Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Gawin mong tapat na tagapagpahayag ng iyong salita, kaming iyong simbahan. Kami dumadalangin. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Tulungan mo ang lahat ng mga namamahala na maging tapat sa iyong salita sa kanilang paglilingkod sa aming bayan. Kami dumadalangin. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Pukawin mo ang aming mga puso tungo sa pagsisisi. Tulungan mo kaming humingi ng tawad sa aming mga nasaktan at magpatawad sa mga nakasakit sa amin. Kami dumadalangin. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Itinataas din namin sa iyo ang lahat ng mga social worker at silang lahat nang nagtataguyod ng dignidad at karapatang pantao. Kami dumadalangin. Ama,
panatilihin mo kami sa iyong salita. Salubungin mo ang mga yumao naming mahal sa iyong walang hanggang pag-ibig. Alawin mo kaming nagdadalamhati sa kanilang paglisan. Kami dumadalangin. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan, at ang ating personal na mga kahilingan. Kami dumadalangin. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Ama naming matapat, panatilihin mo kami sa iyong salita upang tulad niya kami rin maging tinapay ng buhay sa amin sama-samang paglalakbay pabalik sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong kami maging marapat maghain sa pagdiriwang namin ngayon ng pagsisimula ng banal na panahon nang 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ang kanyang 40 araw na pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahong ito ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tuksong maging makasarili ay nagtuturo sa aming harapin ang pagpapakabuti upang kaisa niya'y maging malaya kami sa pagdulog sa hapag nang huling hapunan na siyang hantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang kumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Pinapala ang
magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kabyak puso, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo na Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo
ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo inyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa dinapay na buhay.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing iyong bigay, ay tumatanggap ng pampalakas ng pananampalataya, pampatibay ng pag-asa, at pampaalab ng pag-ibig. Matutuhan nawa naming damahin ang gutom at pananabik sa tunay na pagkaing nagbibigay buhay upang kami makapamuhay sa bawat salita na namumutawi sa iyong bibig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo. Amen. Magpa sa walang hanggan. Amen. Ngayong panahon ng Kwaresma, tayo ay tinatawag na pagtibayin ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin, pag-aayuno at pagbibigay limos para sa kapatid nating nangangailangan. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng second collection para sa pondo ng Alay Kapwa. Ang malilikom na koleksyon ay gagamitin upang tumugon sa mga pangangailangan ng ating mga kapatid na biktima ng COVID-19 pandemic. Mga batang kulang sa pagkain, biktima ng bagyong paeng, at iba pang kalamidad noong 2022. Tinatawagan po tayo ng ating mahal na Arsobispo Jose Cardinal Advincula D.D. na maging bukas palad sa ating kapwa. Maraming salamat po. Ang lahat po ay inaanyayahan na dumalo sa ating Lenten Recollection sa darating na February 28, 2023 Martes sa ganap na ikipito ng gabi dito sa ating simbahan. Ang ating pong tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Hans Madurulang, ang ating parochial vicar. Maraming salamat po. Patuloy pa rin pong pinapalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na way maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain po kayo na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Pong Jesus na Nazareno. Salamat sa Diyos.
mo.